isang buwan na hindi pa nila nabibigay na sahod mo at saka yung street duty. Kasi kaya ako mag-ano. Hindi ko na makita naman sila na sa binigay eh. Ah, okay, okay. Ah, ganito na lang. Eh, pero yung ano, yung ginagipihan nyo, ito ang ginagawa kaya nyo? Oo. Ano? Nalawak yun. Baka nating note? Oo. Okay. Mo yung ano, nakailaw. Visit lang. Sa ano eh, sa vlog, vlogger kami, kasi sa ano, sa YouTube channel. Then, ano ko kita kasi nung unang nakita ko yung ano mo sa FB, ako nung nag-viral ka, ako yung unang gumawa ng YouTube channel mo, yung itong channel na to. Kaya inaano ko dahil ang sabi ko, nag-ano ka na nun, mahigit 1,000,000 na yung viewers mo nun, ikaw lang nag-upload dun. Opo, sir. Nung nakita ko na yun, dumaan ka sa, ano, dumaan na sa wall ko, inano ko, ginawa na kita ng YouTube channel nun. Ang, ano, kaya ang ano ko, ang title nung ano, kung nakita mo yung sinend ko sa iyo na ano, yung isang guardia na street duty na tapos gusto mo nagmamakawa, no, gusto mo kumingi ng tulong kay Idol Rati. Kaya inano ko kay Idol Rati dahil subscriber niya rin ako dun sa ano niya, sa Rati Ayatulfo in Action. Kaya, kasama, kaibigan, ito na si Roel, ano ba to? Is Roel? Oh, yung totoo kong pangalan talaga, sir, Moises Sibilia talaga, sir. Ha? Moises Sibilia. Moises Sibilia. Moises Sibilia. Yung sa FB niya kasi ay Is Roel. Kaya ang inano ko, Is Roel na rin din yung linagay ko doon sa may ano. Eh, pero mga kaibigan, ito nakita ko na siya, kaya nga nandito ako para bibigyan siya ng ayuda para sa kahit konting tulong man lang dahil sa para sa kanyang mga pamilya. At kaya pinunta namin dito. Ano bang street? Ano bang compound to? Ano sir? Jericho Street, Multinational. Jericho Street, Multinational. Dito siya nagbabantay. At dito siya nung kinukuhanan niya ng sarili niya ng video. Dito, ito yung bahay mo, ito. Dito na yung ano niya. Kami natutulog, ma'am. Ano po namin, barak. Kaya dito niya kinukuhaan habang nagbibideo siya doon. Kaya yung nag-trending, yung ano niya, yung video niya. Kaya ito, pupunta kami dito. At yung mga kasama mo yan. Dahil mo doon. Pumundang hapon sa inyo lahat. Ito yung tirahan niya. Oh, kapon lang sila, ma'am, nagdating kasi dito naka-testo, dito ko naka-testo. Ah, dito naka-testo, nakita ko yung mesa na 'yan dun sa ano, naka-testo si Israel diyan. Kaya ito dito siya nagbabantay, dito yung binabantayan nila. Kaya inaano ko, dito mo kami pupunan. Inaano ko na ang akala ko kasi na wala na siya dito sa pesto kasi nakausap niya na si Idol Rati, pero ang sabi pala sa kanya na hihintayin niya yung sahod niya. Akala ko dito ngayon Biyernes, di ba? Opo sir, balik kahapon sana siya. Kahapon? Oh, kahapon sana. Kahapon sana, di ba? Pumunta kami sir kahapon. Nangyari? Kahapon, balik kasama ko ngayon kasama kasi sila din, ganun din ang problema nila. Dati, dito rin kasama rin kami nun. Pero yung kasama mo nung nag-duty ka, na iniwan ka, hindi na dito po yung napalik? Hindi na po. Ito lang din. So, ang reklamo nyo lang din dun sa agency? Oo, isa lang kaming reklamo pag ano nyo na, pag natapos nyo itong reklamo nyo, ano na? Oh, alis na kami. Sibat na kayo dito. Kasi yun ang advice sa akin ni Sir Officer. Eh, no? Ganun din yung ano, yung advice din nung ano nyo, yung operation manager nyo. Wala naman silang sinabi sa officer na ganun, naalis na kami pagkatapos. Basta ang nag-advise na sa akin, si Rapi lang, natawagan niya ako. Pagka mabigay na yung sahod mo, alis ka alis na eh, pero yung tong mga kasama mo, alis na rin sila, sir. Ang ano ko kasi, ang narinig ko dun sa pagka-interview ni Sir Rapi, si Idol Rati, yung ano yung termination na yung kontrata niyo po. Ang nangyari
Ang nangyari kasi sir, tinerminate na pala nila yung kontrata dun sa kliyente. Oo. Pero nung kumunta sila dito ng operation ko nung March 30, oo. Wala siyang binanggit sa akin sir na ganung problema. Yung kontrata na tinerminate nila. Okay. Wala akong silang binanggit sa akin na ganun na huwag ka na mag-duty dyan kasi na-terminate na yung kontrata natin dyan. So siyempre sir, wala naman silang nasabi. Nag-duty pa rin ako. Oo. Wala naman silang nabanggit kasi sa akin. Kasi nung nagkasunod lang yung video na ginawa ko, dun sa video na ginawa ni Idol Rati. So ang ginawa ko, tinignan ko na yung latest na ni Idol Rati. Tinignan ko na yung latest na video niya dun sa YouTube niya. After 8 hours lang yata ang pagitan ng namin. Kasi umaga kita ginawan, gabi na nanonood na rin ako dun sa YouTube video ni ni Idol Rocky na yung mga latest. Nakita na kita dun na interview niya kanya. Kaya inaano ko ginawa sabi ko, nag-post ako ulit ako din sa may dun sa ipinos mong sa FB. Nag-post ako doon na sinabi ko doon na kanya, na interview ka na ni Idol Rati. Kaya yun ang ginaano ko na yung sana, kung akala ko kasi yung sinabi ni Idol Rati, akala ko kasi bahay mo na yung pupuntahan ko. Akala ko sa bahay mo na ako pupunta. Kaya ang sinasabi ko, bakit? Parang nabanggit mo ba yung pwesto mo, yung lugar ng pwesto mo kay Andrew Rati? Hindi mo nabanggit, di ba? Oh, kaya nga ang sabi ko, nung hindi mo nabanggit yun, sabi ko, that multinational. Pero nabanggit mo yung address na kung saan ka nakatira nun? Hindi ko nabanggit, no? Kaya mas maganda, okay yung hindi mo nabanggit. Kasi, sabi ko kasi, dun sa video, hindi na ako nagsasalita doon kasi wala naman akong masabi doon sa video ko doon dahil hindi naman kita na-interview. At saka gagawin ko man 'yon, sana na-interviewin kita. Hindi ka pa naman nagbigay ng cellphone number mo sa akin at saka hindi ko naman yung mo. Akala ko nga yung Israel na na Facebook mo ay hindi lang yun, parang bagong ginagawa mo lang yun kasi wala, hindi pa masyadong matagal yung Facebook mo yun Tapos nung nakita ko na yung post mo na dun, ay ba, ito na siguro yung yung Facebook niya, kaya minessage kita. Pero akala ko yung Facebook mo na yun, hindi yun yung ginamit, yung talagang totoong Facebook mo, kaya nag-aalangan ako na nag-message. Pero ganun pa man, minessage pa rin kita. Yun, nag-reply ka. Kaya sinasabi ko sa iyo na pag pumunta ka na dito, konting tulong nandiyan sa sasakyan ko dahil alam mo naman yung pa natin, yung channel pa lang natin ay nag-grow pa lang. Kaka-monetize pa lang natin. Wala pa tayong sahod kay YouTube pero titilitin natin kapag itong interview natin at mai-post ko 'yun sa YouTube. Kasi na-monetize na yung pero hindi pa hindi pa nakasahod kay YouTube pero yung dadalhin namin dito na ayuda ay na lang namin ito kung pasarin. Hindi gaya nila ka Sir Rafi. Di ba si Sir Rafi, di ba nabanggit niya sa iyo na magbibigay sa iyo magkano yun? 15K, di ba? Tapos sana binanggit mo kung ilan yung anak mo doon. Nabanggit ko yun. Kasi binibigyan niya yun yung kada isang anak lang binibigyan niya ng 5K. Pero ganun pa man, hindi lang yun yung matatanggap mo na galing kay Sir Rati. Ang niya kasi yun, parang niya lang, parang ayuda lang din yun binibigyan niya. Pero bukod pa dun, marami, may inahanda pa siyang kumbaga papasunod na niya lang yun niya. Kasi hindi niya pa alam kung saan yung bahay mo Hindi kasi yung nagbanggit kung saan yung address mo. Ang binanggit mo lang din naman is yung itong ginudutian mo. Bali ilang buwan ka na naka-duty dito? Bali, ang ako sir, bali ang sasahurin ko sa kanila sa dapat sir ay bigit isang buwan. Nakukuha ko sa kanila. Bali, nag-start ako mag-straight ng duty March 28. Yun hanggang, yun yung sinabi mo? Ako, hanggang April 7, na-interview ako ni Sir Rafi. So, sa kanya sinabi na huwag ka na mag-duty dyan. Kaya nga.
Pero kailan ka pa nag-umpisa dito na nag-duty? Nung nakaraang buwan pa? O itong... Tagal na po ako dito, sir, nag-duty. Buwan na? Years na po, sir. Ay, taon na. Okay. Itong test na...